What's up? Once again mga guys, mahaba-haba ting araw na hindi tayo nakagawa ng vlog. So ngayon gagawa tayo ng vlog. Itong vlog na to ay talagang related sa mga YouTuber na kinakatakutan na magkaroon ng strike or 3 copyright claims strike na color red sa kanilang mga channel. Ang copyright claim po is padali lang po siyang resolve, pero itong copyright claim strike is talagang kinatatakutan ng mga YouTuber na mga vlogger to. Bakit tayo nagkakaroon ng copyright claim strike sa ating mga channel? Una, kapag hindi tayo mga original creator ng video na ginagawa natin, example, nag-upload tayo o nag-re-upload tayo ng video na hindi naman tayong original creator, tapos in-upload natin sa ating channel, yun po ang tinatawag na re-upload kung tawagin. At kapag yan po ay na-review ni YouTube na nasa channel na po natin, hindi tayong original creator, automatic po yun, magkakaroon po tayo ng copyright claim strike sa ating mga channel, which is yun po dapat ang ingatan natin na huwag tayong magkaroon. Ang copyright claim ay madali lang po siya ma-resolve, pero ang copyright claim strike, kapag nakatatlong hit ka ng copyright claim strike na color red kay YouTube, automatic po 90 days po or in a total of 3 months pong ban ang iyong channel. Under reviewing pa po yun. Pero kung ma-review po ni YouTube na talagang nilabag mo ang kanilang community guidelines policies sa kanilang YouTube, automatic po yun, talagang permanent ban na po yung channel mo. Para maiwas na po yung mga ganitong strike, copyright claim strike, meron mo tayo tatlong paraan. Una, kapag nabigyan ka ni YouTube ng hit na copyright claim strike na color red, tatlong hit po yon, automatic po yon na 90 days temporary ban pa lang po yon. Under review pa po yung channel. Kapag marami ka nilabag, automatic na po yon, talagang totally na mare-replace or talagang mawala na po yung channel mo kay YouTube. So magpapanibago ka na naman po ulit ng paghihirap sa pag-upload, sa pag-edit. Kaya iwasan natin mag-upload ng mga videos na hindi sa atin. Kailangan always ang mindset natin ay ano tayo, original creator tayo ng ating mga channel, ng ating mga video, etc. Kahit mga logo pa po yan o mga wallpaper sa ating mga channel, dapat tayo ang original creator. Kaya po tayo tinawag na YouTuber, di po ba? So sa ating ano video vlog for today, yun nga po, paano nagkakaroon ng copyright claim strike sa ating mga channel at paano ma-resolve. Yun na nabanggit ko, 90 days, 3 months of a total, mare-resolve po yun. And then, get retraction. Ano ba ang get retraction? Kung ikaw ang original creator ng iyong video, tapos in-upload ng ibang creator sa kanilang channel, maaari ka makipag-unayan sa kanila by email. Mag-email ka po sa kanila, kausapin mo po sila na yung taong ng angkin ng iyong original video ay hilingin mo sa kanila na tanggalin o bawiin ang kanilang pag-aangkin paglabag sa copyright law o copyright claim law, kasi po ay talagang bawal na bawal sa community guidelines kay YouTube. Lagi po nating tatandaan yan. Kailangan original creator talaga tayo. Huwag tayong gumaya sa iba ng mga vlogger na basta-basta na lang nangunguha ng mga video, konting edit lang, konting edit, o wala lang edit, talagang directly upload sa kanilang mga channel. Huwag natin ugaliin yung mga ganun, guys. Pumasok tayo kay YouTube, alam natin yung kanyang community guidelines, sa mga policies, dapat huwag natin yung labagin. In-accept tayo sa loob ni YouTube ng libre, dapat sundin natin yung kanyang mga policies. Kung sinunod natin ang requirements or sinusunod natin ang requirements kay YouTube na ma-reach natin ang 1k subscribers in the 4k watch hours, and then kapag na-monetize na tayo, naging YPP YouTube partner program na tayo sa loob ni YouTube, kailangan sunod din pa rin natin yung kanyang mga policies, kasi maraming policies si YouTube natin dapat sundin. And then ito na nga po yung tinatakal ko kanina about sa copyright claim strike. Yung copyright claim strike na yan, in subtitle natin is how to resolve a copyright claim strike. Yun nga, copyright claim strike expire within 90 days.
If it's your first strike, you'll need to complete the copyright claim or copyright school. Ano nga ba yung copyright school na sinasabi nila? Hindi ito yung school na nagpapasok ka lang, magte-take down note, assignment, pag-uwi, sasagot sa bahay. Ito, parang ganun din siya. Pag-aaralan mo kung ano yung mga mali mo sa mga video mo, sa mga in-upload mo sa video mo, kailangan lesson to sa atin mga vlogger bilang creator. Huwag tayo basta-basta manguha ng mga video ng ibang mga YouTuber kasi bawal na bawal po talaga yan kay YouTube. Yun nga, mag-a-attend ka or panonoorin mo yung copyright school na ina-introduce ni YouTube sa mga nagkakaroon ng copyright claim strike. Pag-aaralan mo to, ano ba yung mali mong ginawa sa yung channel na dapat na tama. And then kapag napag-aralan mo na yon, napanood mo na yung video na yon, get retraction, yung binabanggit ko kanina in Tagalog version kanina, you can get in touch with the person who claim your video and ask them for retract. Yun po yung bawiin yung pag-claim ng original video na ikaw naman talaga yung creator. Yan nga, tapos submit a counter notification. Ikaw na yung may karapatan na mag-submit or mag-submit ng counter notification if you think na yung video mo is talagang ikaw yung original creator. And then complete a valid legal takedown request and then content claims. Kailangan din yun. And then, marami nagtatanong din, kapag ba nagkaroon ng 3 copyright claim strike, mariresolve ba yung pag-delete ng video? Mawawala na ba yung pinaka-bad effect sa iyong channel? No, hindi po. Yan sinasabi niyan sa baba na deleting a video with a strike won't resolve a strike. Yan. Learn how to resolve a copyright strike below. So yun. Or yung pagbubura. Hindi po siya magiging sagot sa mga problema natin sa channel natin kapag nagkaroon tayo ng copyright claim strike or 3 strike na red sa ating channel. Hindi po yung makaka-resolve. Lesson po yun. Kailangan talaga, yun nga, binabanggit ko kanina, kailangan original creator tayo. And then, yun, basta lagi po natin tatandaan para maiwasan natin yung mga ganong strike na nakakatakot sobra na hindi natin dapat lubos ang akalain magkakaroon tayo ng ganon kahit sabihin natin original creator tayo sa ating mga channel, sa ating mga video. Tapos, meron ka na isingit sa video mo na hindi naman ikaw ang original creator. Yan po ay mabusising tinitingnan at nire-review ni YouTube sa ating mga channel. Kaya iwasan natin manguha ng video sa ibang mga original creator na vlogger. Dapat tayo yung original creator sa ating mga YouTube, sa ating mga video. Be consistent sa ating mga pagpa-vlog. Kailangan personal appearance pa rin sa pagbablog. Kailangan kita yung mukha mo. And then yung voice out mo sa video is naririnig. Naririnig ng mga tao para ma-encourage mo sila panoorin ang video mo. So, sa mga ibang tips ko pa na ilalabas, marami pa po akong ilalabas na tips. Tune in lang po kayo sa akin channel. So, this is my vlog for today. Matagal din na hindi nakapag-vlog. Marami inaayos sa buhay. So, that is video vlog for today. And sana natutunan nyo at pag-aralan nyo pa ang mga tips na sinabi ko sa inyo. Huwag basta-basta tayo mag-delete ng ating mga video. Especially kapag meron tayong mga copyright claim strike na color red. Huwag. Gawin lang po natin guys, tips ko lang, kapag meron tayong 3 strike copyright claim strike sa ating channel na color red, nakalagay naman po dun
ina-advise o sinasuggest po ni YouTube na reviewin natin yung ating mga video. Kung ano yung mga minutes or seconds sa part ng ating video, i-edit natin, i-cut natin, o i-trim natin, o basta huwag tayong magbubura. Kung ano lang yung parte na sa tingin mo na hindi ikaw yung original na gumawa or nag-upload, i-delete po natin yun. Basta wag lang po nating buburain ang video kasi na-review na po yun ni YT. Ang gagawin na lang po natin is mag-edit. Edit lang natin kung ano yung mga mali natin. Itama natin yung ating mga pagkakamali kasi para din sa atin itong ginagawa ni YouTube. Mabuti pa nga at mabait pa si YouTube talaga kasi sa loob ng tatlong strike na yon, hindi talaga automatic na dinelete yung channel mo. Kung hindi mabait talaga si YouTube, hindi kanya bibigyan ng warning na 3 months na ano for reviewing or for editing your channel sa mga video mo. Kaya meron pa rin talagang pagmamahal si YouTube sa atin kahit na maraming pagbabawas na nangyayari sa ating mga channel is ano, para di sa atin yon. I-improve natin yung mga channel natin sa sarili natin. Idagdag kung ano yung mga knowledge pa dapat na natin idagdag sa ating mga channel and be creative sa atin lagi sa ating mga channel. Be humble tsaka be friendly sa mga taong nakakasalamuhan natin sa pagbablog or kahit wala kang nakaka-collab pa o personal appearance ka nagbablog, kailangan always put in our mind na sa mindset natin is magalang pa rin tayo sa pagbablog. Kaya so this is my video vlog for today. Salamat, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana marami po kayong tutunan sa akin tips. Kung naguluhan mo kayo sa akin tips, just comment down below at babasahin ko po kung ano yung mga comment nyo at kung ano pa yung mga katanungan nyo about kay YouTube policies sa mga community guidelines kay YouTube. Pwede ko po kayo tulungan as a new beginner kay YouTube. Marami na rin po ako napag-aralan sa loob ng isang taon kay YouTube, na noon ay beginner pa lang, ngayon unti-unti nang umaakyat. Pinag-aaralan ko kasi guys yung mga policies ni YouTube. Kailangan ano, huwag tayong lalabag sa policies kay YouTube kasi yun nga, may tinatawag tayong palo ni Lolo. Yan, lagi nating tatandaan yan. Pag pinalo tayo ni Lolo, kailangan itama na natin yung mali. Huwag nang matigas ang ulo. Sumunod tayo kay Lolo. Kung sumusunod tayo sa ating mga magulang, sundin natin si Lolo sa kanyang bahay. So, kung merong bahay ni Kuya sa pamilya dito, merong bahay ni Lolo sa kanyang YouTube. So, this is my video vlog for today. This is Archangel TV signing off. Peace, yo! Ay, teka. Pahabol pa pala. Nakalimutan ko. Kung di ka pa naka-like and share sa aking YouTube channel at kung baguhan ka pa lang sa aking YouTube channel, ano pang ginagawa mo? Click the like button and click the notification bell button dyan sa baba para updated ka sa mga bagot latest kong video tips. Kung ano man tips yan na aking iba vlog, updated ka palagi at hindi mo mamimiss ang aking mga vlog. So this is my final end ng aking vlog. So maraming salamat po. Stay safe po tayo lagi. Good health and God bless us all. Peace, yo. Archangel signing off.